ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyunawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon ay purihin ang lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, Martes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, atin pong narinig kung paano ang Panginoon ay sinabihan ng mga tao, narito ang iyong mga kapatid, ang iyong ina. Marahil na yung mga taong nagtataka, Father, akala ko ba nag-iisang anak si Jesus? Akala ko ba si Maria? Wala naman siyang ibang anak. Ang ito po ito, noong pong panahon na iyon, ang mga malapit na kamag-anak ay tuturing na kapatid ng isang tao. O maari po yung mga alagad mismo ni Jesus na palaging kasama ni Jesus, ang tao sa kanya o sa kanila ng mga tao ay kapatid. Kung kaya nga po, nung dumating ang mga alagad o nung dumating po ang mga maaring malapit
nakamag-anak ng Panginoon, ang sabi, narito yung iyong ina, andito yung iyong mga kapatid. Pero po ang Panginoon, hindi po pinupunto niya sa ebanghelyong ito ay mas mahalaga yung pagiging parehong dugo, parehong mga magulang, parehong mga tatay o nagmula ninyo, parehong lahi ninyo, ang batayan ng iyong pagiging magkakapatid. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Ama ay isang totoong kapatid ko, ay isang taong malapit sa akin. Alam niyo po, nung isang araw ako po ay nalungkot nang makita ko po sa balita na mayroong isang tao na niloko ng isang kapwa-tao. Ang nakalungkot pa rito, kakilala niya, malapit na kaibigan niya yung nangloko sa kanya. Yung kanyang pera ay tinangay. Mga minamahal, para bang minsan madaling gawa ng masama ang isang tao na para bang hindi naman talaga ka-close sa iyo. Doon nga sa nangyaring yun, close na sila, magkaibigan na sila, naglokohan pa, niloko nung kanyang kaibigan ang kanyang kaibigan. Ngayon mga panahon ito, para bang napakadaling gawa ng masama o hindi maganda ang isang taong hindi mo kaano-ano. Hindi ba minsan madaling pagsinungalingan ang isang tao? Sa kalsada, pag ikaw ay nagmamaneho maari, para bang madaling gumawa ng hindi masama dahil alam mo yung sa likod mo o yung katabi mo ay hindi mo naman talaga kaano-ano yan. Madaling magtapo ng basura kasi alam mo yung mga maglilinis naman yan, hindi mo naman kaano-ano yung mga yan. Madali bang parang yung sa jeep, maaring pag ikaw ay magbayad ng pera, parang kahit hindi ka gumamit ng po at opo, okay lang kasi hindi mo naman kaano-ano yung mga taong yan. Madaling gumawa ng hindi maganda sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Pero sabi ng Panginoon, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Ama ay iyong kapatid, aking kapatid. Ang totoo po niya, naisabihin ng Panginoon, tayong lahat ay maaaring maging magkakapatid sapagkat tayo ay anak ng iisang Diyos. Tayo ay maaaring gumawa ng kalooban ng Ama. Nung tayo po ay binyagan, hindi po ba? Tayo ay inaring mga anak ng Diyos. Nung tayo po ay kumapit sa ating pananampalataya, tayo po ay naging magkakapatid kay Kristo. Lalo pa nga na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa atin. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sa madaling sabi, tayong lahat po ay magkakaano-ano. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mayroong iisang kapatid na si Jesucristo. Kung kaya nga sana, bago mo maisipan minsan na gumawa ng panglalamang o hindi maganda sa iyong kapwa, iyon mo nang maisip, kapatid ko ang taong ito. Ang taong ito ay may relasyon sa akin. Iisang aming Diyos, isang aming sinasamba, iisang aming pananampalataya. Mga minamahal, hanggat hindi po natin natanggap at naisa sa buhay ang ating pagiging magkakapatid kay Kristo, totoo, madaling gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Ngunit, sa tuwing ating naalaala, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Para bang mas madaling gawa ng mabuti, tulungan at igalang ang karapatan ng ating kapwa. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Ama ay mga kapatid ni Kristo, mga anak ng Diyos at magkakapatid. Nawa po, tayong lahat, ito po ang ating panghawakan. Tayong lahat ay magkakaano-ano. Tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Sana huwag tayo manglamang manakit ng ating kapatid. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes. Came
to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Dying Jesus saw when he closed his eyes for the night.